What's up guys, this is Jason, welcome back. So for today's video guys, meron akong re-reviewing item na in-order ko sa Lazada. So ang item na to guys, is na-receive ko last year pa. And ngayon ko lang siya magagawa ng review dahil medyo na busy ako sa events and marami akong ini-edit na video. Ayan. So ang video na to is SDE po, bali January 2 ngayon. And ngayon ko siya sinuot. Ngayon ko rin siya i-edit and ipopost. So, ang model name ng item na to is the WT1003. So, ilalagay ko sa description yung link para direct na kayo if ever gusto nyong bumili nito. Yan. So, ngayon, buksan na natin siya. Actually, na-unbox ko na to guys last year pa dahil chinek ko kung okay yung item. So, wala namang problema. Kompleto naman siya. So, ngayon, buksan natin. Yan. So ito siya guys. Ito na siguro yung pinakamurang monopod na okay yung quality na nasa Lazada ngayon. So generic lang siya, China lang galing. Ayan. Pero solid aluminum siya. Ayan, maririnig nyo naman. Tapos meron siyang strap. And yan, ito yung tatlong lock niya. Ibig sabihin, ano, na-extend siya ng tatlong beses. Yan. Yan. Yan siya. So mahaba to guys. Ang sukat nito is 171 cm. Bali, kung nasa height siya, nasa ano, 5'8 yata o 5'7. Kasi matangkad to sa akin eh. Ako 5'3 lang. Ito mas mataas sa akin. So yun, ito guys, itong kagandahan din nito. Yan. Pag nasa outdoor kayo nagsushoot, yung may malambot na lupa, ayan, pwede nyo siya i-ganon. Then, pag nasa simento naman kayo, i-ano nyo lang siya, luluwagan nyo lang siya, para mag-ganyan. Diba? Kasi rubber to guys, ito yung kakapit sa simento. Tapos, ito naman yung matulis. Yan yung sa lupa. So, ang purpose lang guys, ng video na to, kaya ako to ginagawa, kaya ako nagpapakita sa inyo ng mga item na in-order ko sa Lazada. Dahil, yun nga, para magkaroon kayo ng idea, if ever gusto nyo umorder doon, and makikita nyo na yung item, mapapanood nyo na siya kung, ah, ito pala yon, ito pala yung tsura nyo, bago nyo siya orderin. So, make sure guys na pag-order kayo, manonood muna kayo sa YouTube para may idea kayo sa item na darating sa bahay nyo. So, expect nyo na siya, hindi nyo na siya, uy, magugulat pa kayo na, ah, ito pala siya, ganyan nga. So, at least, di ba, napanood nyo na siya sa YouTube. So, yun, ganun lang kasimple. Ito yung monopod na mabibili nyo dun na, mayroon din isang nagbibenta, may brand din, pero hindi nyo na kailangan. Siguro ito pa lang guys, solid. Okay na to sa akin. And ang kaganda nito guys, ang purpose din pala nito, kaya ko to in order. Dahil malalagay ko yung gimbal ko dito. Kumbaga, para siyang magiging drone shots na igaganon mo siya. Kasi may extend mo to ng mahaba eh. So, pag ginanon mo yung gimbal mo, para kang naka drone shots. So, yun. Kaya isa sa purpose ko, binili ko siya. And makakabit nyo dito action cam, GoPro, yan. Camera na 3 kilograms yung kaya niyang ilagay dito. So ayan, solid aluminum siya, black plated na ano, quick dry, ayan. So ngayon papakita ko sa inyo guys kung gaano siya kahaba. Bali yung height ko po is 5'3. Ayan. So para makita nyo lang. Ayan. So ganyan siya kahaba guys. Ayan. So nasa 5'8 siya or 5'7. 171 cm. So check nyo na lang yung kung meron kayong ano ba tawag doon? Yung pangsukat. Ayan. So ganyan siya kahaba. Okay din naman siya. Pero pag nasa event kayo, hindi nyo naman magagamit ng ganito kataas to. So ganyan lang, pwede na. Pagagamit nyo naman yung ganong kataas, pag iaangat nyo siya, pari may kukunan kayo. Tapos maganda yung camera nyo may flip screen. So, para nakikita nyo yung screen pa rin kung ano yung nangyayari. So, yun. Lalo na sa concert, kung may ganito kayo, sobrang solid, nalalapit nyo. Kasi na-try ko na guys, may concert dun sa Lubao dati. So, may monopod ako. Hindi nga ganito yun eh. Yung teng lang yung gamit ko nun. So, mumurahin lang. Pero naka-flip screen kasi yung camera ko. Kaya talagang nung ginanong ko siya, solid, nakikita mo. Sobrang malalapit mo siya. Kaya yun din ang kagandahan nito. And, pwede nyo siyang lagyan ng ball head guys. Mabibiling ball, may mabibili din ball heads sa Lazada. Lalagay niyo siya dito para nagaganon, naiikot niyo yung camera niyo. Kasi ito guys, pag nalagay niyo yung camera niyo,
ano lang siya, diretso lang talaga siya. So hindi mo siya mayuyuko ng ganyan yung camera nyo. Kasi wala siyang ball head. So yun, overall, okay naman tong item na to. Para sa akin, bibigyan ko siya ng 9 over 10. Dahil, yun nga, iba pa rin kasi yung may brand talaga dahil mabigat yon, tsaka mas solid. Eto, pero kung nagtitipid kayo and practical lang, diba? Sobrang okay na to guys, itong item na to. Kung may budget naman kayo, why not punta ka, doon kayo sa mas may brand. Yung mga Zomi, may iba pang brand yun, marami pang nakikita nyo sa Lazada. So yan siya, ayan yung ano niya, para makita nyo lang din. Ano po, kasi yan. Yan yung dulo niya, may strap. Tapos yung rubber yung hawakan, yung parang sa ano, bike ba yun? Yan, kaya komportable kayo pag nagsishoot kayo. So para sa mga photographer and filmmaker dyan, sobrang magagamit nyo to guys, lalo na sa event. Ayan, kahit hindi naman sa event eh, yung mga travel, yan, magagamit nyo to. Iba pa rin kasi pag may monopod, lalo na pag night shoot kayo, kasi mabababaan nyo yung shutter speed nya. So medyo malalim na yun. Ayan. Pag binabaan yung shutter speed, syempre dapat naka-monopod kayo para hindi magalaw. So yun ang purpose din nito guys. And yun nga, kung meron kayong mabilisan na ano, kasi pag naka-tripod, di ba, hassle na ano. Pero ang monopod guys, hindi nyo pwedeng mababad na sobrang tagal na shoot talaga. So sobrang mabilis lang siya na ano, para lang ma-less yung nginig nung ano, nung lens or yung camera. Para hindi siya masyadong, di ba, kaysa i-warp stabilizer mo pa yun sa Premiere, masyadong matrabaho na. Ang purpose din nito guys, pag nasa event kayo, lalo na sa wedding, di ba, pag naka-tripod kasi masyadong, alam mo yun, magalaw ka nun, so nakakasabi ka ng tao. Hindi ka tulad mag-monopod kasi, solo lang, ganyan. Shoot ka na lang, lalo na pang candid, yung mga candid shots, yung mga palakpak, yun, yung mga ngiti, tawa, yun, yun yung purpose nito para hindi kayo nakakasagabal. Check nyo na lang siya sa description. Ayan, para maganda, pakita ko na sa inyo. Ayan siya. Scroll down nyo lang, nandyan yung specs nung, ano, nung monopod. Yung sukat, yung diameter niya, nandyan na rin. Yung presyo, ayan. Nagbabago kasi yan, kasi diba, minsan sa Lazada pa bago-bago yung price. Ayan. Maganda kung meron kayong Paymaya or GCash, yan, may discount pa yon. Depende kung may promo sila. So I put the link in the description guys, nung item na to. And lagay ko na rin yung ball head. If ever gusto nyo umorder nyo. Kasi iba rin kasi may ball head to. So, yun lang. Panoorin nyo muna guys yung montage na ginawa ko. So, play natin. 3, 2, 1, let's go! Wait, am I turn on the wrong way? Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. So, yun lang guys yung review ko sa monopod na to. And sana nakatulong ako sa inyo guys na mag-decide kung ano talaga yung kukunin nyo. Sa mga nakabot dito, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe to my channel. And kung gusto mong pang panood yung mga ganitong klaseng content, unboxing, review, tutorial, and soon travel vlog, ay click mo lang yung subscribe button and turn mo yung notification bell para every time na mag-upload ako, ma-update ka kagad. So yun lang, kita-kits na lang ulit tayo sa next video. And that's all. Paalam!